Today is a special day. Actually, every day is a special day. Pero ini, tabi, ito po ay dahil sa, hindi naman dahil ganito lang o sa araw lang na ito, aalalahanin ang mga ina. Kaya't ito ay parang special day. Pero isa sa magandang memories siguro na dapat hindi po naaalis sa ating mga isipan at sa ating mga puso, ang memory ng pagkalinga ng ina sa bawat isa sa atin. Walang tao dito na walang ina. Tama ba? Meron ba dito ng tinatawag yung putok sa buho? Buho. Ganun ba yun? Sa kawayan? Putok sa kawayan? Si malakas at si maganda? Wala. Lahat po tayo may ina. Okay, siyempre mayroong ama. Bagamat kung minsan may mga ama na irresponsible. Ha? Pag nanganak na ang kanyang asawa, nawawala na parang bula. Ayun, irresponsible na ama. Pero bihira lang siguro ang ina na masasabi natin hindi po naghirap sa kanyang mga anak. Okay? So, this morning, ang ating pag-aralan, the pain and the joy of motherhood. Kung bakit pinili ko po ang paksa na ito, kasi reality po ito na may mga sakit o kaya pains at may mga kagalakan din na naranasan po ng bawat ina. Totoo ba yon? Mga ina, totoo ba yon? Okay, totoo po yon. That's why, ang unang title ko sana dito, ang title ko, When the Anguish of Motherhood Will Be Forever Forgotten. Kaya yun napakahaba. The anguish of motherhood will be forever forgotten. Ang panahon na ang mga dinaanan ng mga ina na mga kahirapan, kapanglawan at mga kalungkutan ay biglang mawawala at mapaparam magpakailanman. Will there be such time? Yes, according to the word of God. Okay po, tayo po ay tumayo. Basahin po natin, isang talata lang po ito nating babasahin ngayon. A woman, when she is in labor, has sorrow because her hour has come. But as soon as she has given birth to the child, she no longer remembers the anguish for joy that a human being has been born into the world. The Lord bless His word. Our Father, please speak to us through your word sa bawat isa, dahil lahat po kami ay nagkaroon ng ina. Sa particular na mga grupo ng mga tao, yung mga ina, na sila po ay makita nila ang glorious, ang maluwalhating kalagayan po nila bilang ina. And then, maging doon sa hindi nakaranas na maging ina, pero may mga asawa. At may ipinangako ka rin. In fact, nandun yun siyang salita na mas marami ang mga anak noong barren. And so, Father, we want to have these blessings sa lahat ng grupo ng mga tao na makikinig po ngayon ng iyong mga salita dito sa auditorium na ito at maging doon sa mga nagbukas po ng kanilang Facebook at nanonood, nagsusubaybay po ng mga pagpapahayag po ng salita mo. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ang iyong abang lingkod, Panginoon, ay walang
reliance sa kanyang sarili. Sa iyo po talaga ang 100% ko na pag-asa na pwede mong gamitin ang iyong abang lingkod for this purpose. Exalting your name and bringing encouragement particularly to the mothers. This is our prayer now in Christ's name. Amen. Kayo po yung maupo. Mapapansin po niyo sa talatang yan, ay ipinapahayag ito ng Panginoon ang babae daw kung siya ay nagli-labor. So, tayong mga lalaki, wala tayo ng ganyan. Ang tawag dyan is travail, labor. Yung sa Bicol natin dito, gimpupurusan. Yun. Mayroon siyang sorrow. Dahil, yun na nga, darating ang kanyang oras ng paglilabor. And usually, may kataga dyan ang mga matatanda natin. Sabi ng mga matatanda, ang isang babae daw na nanganganak o manganganak, ang kanyang isang paa ay nasa hukay. Ang ibig sabihin, maaari siyang mamatay. Okay? At mayroon ngang mga mothers na kung hindi man namatay ang kanilang anak, sila po ang namatay sa panganganak. And it is so sad. But the reality is there na talagang there is sorrow in that experience ng isang mother. And yet, sabi dito, pag lumabas na daw ang bata, once he has given birth to the child, hindi na niya maalaala ang anguish, ang kalungkutan, ang kapanglawan, ang naranasan niyang sakit, hindi na niya maalaala yon. Pinalitan ito ng kagalakan dahil mayroong isang human being na ipinanganak sa libutang ito. Kung pag-aralan nyo ang context po niyan, mga kapatid at mga kaibigan, ang context po niyan ay patungkol sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Okay, yun ang context. Pero we will not be strictly now dealing with the context. Pero ang kinakausap ng Panginoon mga apostles niya, kay sabi ng Panginoon, mga ilang araw na lang, ilang oras na lang, yet a little while, sabi niya, aalis na ako. At hindi kayo nagtatanong kung saan ako pupunta. Pag alis ko, sabi ng Panginoon, malulungkot kayo. Pero huwag kayong malungkot dahil ako'y muling babalik. Ang mangyayari sa inyo ay para kayong isang ina na daraan muna sa tinatawag travail in pain. And speaking about the tribulation na darating sa sanlibutan ito. And then sabi niya, yet after that, ng travail, there is joy. And you know, if you study that doctrinally, and yung tinatawag prophetically, it is a picture or of the coming kingdom ng Panginoong Hesukristo na kung saan maghahari ang Panginoon sa libutang ito at ang lahat ng mga tunay na naligtas at mga naglingkod sa Panginoon ay maghahari na kasama niya na puspos ng kagalakan. So this world, ang sanlibutan ito na puspos ng kapaitan at mga kabiguan ay papalitan ng Panginoon ng great millennial kingdom. Okay? So having said that, mga kapatid, we move a little bit outside of the context. Tatlong bagay o dalawang bagay, but we start with the pain and anguish of motherhood. Hello? Makinig kayo ng maigi kasi very, very important ito na maunawaan natin, pati na ang implikasyon. Bakit hinayaan ng Panginoon na maging ganyan? Bakit mayroong sakit talaga ng panganganak? Okay, we'll answer that by and by. So mayroong tinatawag na sakit at kalungkutan sa pagiging ina, tinatawag ito natural. Natural, all mothers experience this in childbirth. Ang maalaala ko dito,
dahil wala naman ako ng experience ang ganyan, ay ang misis ko. Anim lang po ang binigay sa amin ng Diyos na anak. Ang dalawa ipinanganak sa ospital, ang apat sa bahay lang. Dalawa sa anak ko na ipinanganak sa bahay, brown out. Yun. Yung eldest ko na lalaki, si RJ. Oh, kindly pray for him. Medyo malungkot ako. Kasi Mother's Day ngayon, pero kailangan siyang umalis kahapon. So pumunta siya sa Cebu. Eh, hindi naman pwede bawiin niya yung ticket niya. Naka-schedule na yon. Oh, kindly pray for him. Mayroong mission ang anak ko na patungkol sa pagtatrabaho ng Panginoon sa kanyang puso at sa ministry na gustong ibigay ng Panginoon sa kanya. So, he is roving around the Philippines. medyo close parenthesis muna ito. There was a time umakyat siya dyan sa Mount Pulag, doon sa Northern Luzon. At doon, sabi niya, kawawa talagang mga tao pala doon, Papa. Dahil ang mga bata, tinanong daw niya mga bata, kilala ninyo si Jesus? Sino yan na Jesus? Hindi nila alam. Mga tribo ang pinupuntahan nila. There was a time na punta naman sila dyan sa Pamplona. Lagpas pa sa Pamplona. At nag-medical mission sila kasama ang grupo niya. May grupo kasi si RJ sa mga divers. Nagda-dive sila. Kung saan-saan nagda-dive. So, parte sa ginagawa niya ay maipakilala ang Panginoon dito sa mga kapwa divers niya. And then, napunta sila doon, nag-medical mission, at sabi niya, kawawa talaga ang mga tao. Kawawa talaga, kailangan silang makarinig ng gospel. And so, he is moving around the Philippines. Papunta siya ng Cebu, next week papunta siya ng Coron, Palawan, pero at the same time, he is working. So, the point is, medyo malungkot ako kasi sabi ko, Mother's Day! Oo. Ang isa sa anak ko wala. Oo. And I congratulate my wife kagabi. I congratulate from my heart na binati ko siya na binigyan siya ng Panginoon ng gift para ilabas ang anim naming anak. Okay? Biyaya yun ng Panginoon. At habang ginagawa ko itong preaching, nagtatanong ako sa kanya tungkol sa pain, tungkol sa joy. Kasi ang nasaksihan ko lang, doon sa apat na ipinanganak, nandoon ako sa ulunan ng misis ko. Ang nagpaanak sa kanya, yung kamag-anak namin, si Ate Vida na midwife, nagsisinyasan lang kami. Pag naka-thumbs up, ang ibig sabihin, kaya. Pag ganon, hospital ang ibig sabihin yan. At talagang, kung pwede lang napalitan ko ang misis ko doon sa nakikita ko sa mukha niya na kahirapan, pero hindi pwede. It's only for mothers. At lahat ng mga ina, mayroong talagang dumaan po kayo dito. Natural, ang tawag ko dito, all mothers experience this in childbirth. Ang pangalawa, mga kapatid, ay itong circumstantial. Circumstantial, kung ang mga anak po natin, siyempre, ipinanganak na yon, ay hindi naging tunay na mananampalataya. They went astray. Nagpasaway. Okay? They went astray. Mayroong tinatawag circumstantial pain and anguish. Dahil sa circumstansya. At ang maalaala ko dito na may kwento ko sa inyo ay ang tungkol sa aking ina, my mother, na nasa langit na ngayon. Siyam lang po kaming magkakapatid. Anim ang lalaki, tatlo ang babae. Sa anim na yan na magkakapatid, parang dalawa lang o tatlo
ang hindi naging lasinggo. Ako na yun, ang isa. So, magulo ang buhay namin. At naalala ko pa noon na pati ang kapatid ko, nandito si Mimio, yun, nag-away kami niyan. Nagsuntukan kami niyan. Of course, masakit na alaala yun sa akin. Pero mas masakit dahil nakikita ko ang mother ko, mas grabe ang sakit, nasasaktan siya na nag-aaway-away kaming mga magkakapatid. Hello, mothers. Hindi ba ganun yun? Pag nakita ninyo ang inyong mga anak na nag-aaway-away, nako, kung pwede lang sabihin, mabuti pa hindi ko kayo ipinanganak. At napakinggan ko yan sa mother ko. Naghihirap na kami materially. Isang kahig, isang tuka kami. Pakatapos, magulo pa kami. Yun nga, ang papa ko, lasinggo. Sugarol. Kami sa mga lalaki, ang brother ko, nasa langit na rin yun. Ang dating naging barangay captain, sugarol din yun. Para barka, para palainom, hindi sugarol, pero palainom yun. Kami, ang brother ko, si Mimio. And so, magulo talaga, you try to picture that out na ang isang ina, nakikita niya ang kanyang mga anak, nagwawala, at talagang magulo. Payat na payat noon ang mama ko, at kung minsan nagsabi, mabuti pa, hindi ko kayo pinanganak. Ang tawag ko diyan, circumstantial pain and anguish. And we will have examples for this, mga kapatid ko. Unahin muna natin itong natural, Genesis chapter 3, verse 16. Sige, basahin po natin. Ready? Start. To the woman, he said, I will greatly multiply your sorrow and your conception. In pain, you shall bring forth children. Your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. Sinong nagsasalita? Ang Diyos. Sinong sinasabihan? Si Eva. At bakit sinasabihan yun? Ha? Bakit sinasabihan na imumultiply ng Panginoon ang kanyang kalungkutan? At maging sa paglilihi at sa panganganak? Bakit sinabihan? Because of sin. Dahil sa kasalanan yun. At walang magulang o walang ina na hindi po nakaranas ng ganyan. Mayroong reason ang Panginoon diyan. Mayroong dahilan. Why God put these things on record? Okay? And there's another one, examples of circumstantial sorrows of motherhood. Okay? Ang isang ina na mananampalataya na magkaroon siya ng anak, lalaki man o babae, na walang pakundangan na kinukot siya ang Diyos. Ang tawag diyan, blasphemer. One, ang isa na nagtutuya sa Diyos, ayaw sa Diyos, kontra ang Diyos. Alam po ninyo, ipinarecord diyan sa Bible, may ganyang magulang. May ganyang magulang, a mother who has a son or a daughter who is a blasphemer. Tingnan nyo sa Leviticus chapter 24. Sipo, sabayan po ninyo, kubasahin po natin. In the Israelitish woman's son, blaspheme the name of the Lord, and cursed. And they brought him unto Moses, and his mother's name was Shilomith, the daughter of Dibri of the tribe of Dan. Bakit inilagay dyan sa parenthesis na yan? And his mother's name was Shilomith. Well, of course, one is the mother is a great influence sa kanyang anak. And of course, the other one is, ito nga na pinag-usapan natin, there was that great pain and anguish sa isang ina. Bakit? Ano pong nangyari? Tingnan nyo ang sumunod na verse, verse 14. Bring forth him that has cursed without the camp,
And let all that heard him lay their hands upon his head. And let all the congregation stone him. Isang ina na mayroong anak na sumasalansang sa Diyos, committing that sin that is worthy of death. At siya ay pinalabas doon sa syudad, at ang mga tao doon, all the congregation, pumulot ng bato at binabato yon na anak mo para siya ay mamatay. You are there. Anong sakit po yon? Anong pain and anguish of heart po yon? Seeing your son or your daughter being stoned to death. And I tell you, mga kapatid ko at mga kaibigan, wala na nang batas na ganyan ngayon. But there are mothers na may mga anak that they are committing blasphemy against God even today. Kinukutya ang Diyos. Ayaw sa Diyos na sinasampalatayanan mo. Walang pakundangan diyan sa bisyo, diyan sa masamang pamumuhay. Do you feel the pain, mothers? Do you feel the pain? Kami na mga fathers, of course we feel it, but not the same as the feeling of a mother. And I tell you, mga kapatid ko, mga kaibigan, especially na mothers, train your children at an early age. Wala kami nitong circumstantial kasi lahat ng mga anak namin, biyaya ng Panginoon, ay sumunod sa Diyos na sinampalatayanan namin. Pero sa dati kong pamilya, meaning my mother was not a Christian yet noon, my father, ganun din. So lahat kami na Siyam. Hindi namin kilala ang tunay at buhay na Diyos. Kaya nandoon yung magulo ang buhay. Mapait sa puso ng aking ina na nakikita niya ang ganung buhay po namin. Kayo na mga mananampalataya, I'm saying this with a grief in my heart, with that feeling, with that pleading from my heart. Sana wag kayong magkakaroon ng anak na magbablaspheme sa Diyos. They might not be stoned in our present time, pero alam po ninyo, the blasphemer will go to hell and you are there. Nandoon ka, nakikita mong anak mo tinatapo ng Panginoon sa impyerno. Kaya mo ba yun? That's why my pleading is that pray for your children na buksan ng Panginoon ang kanilang mga puso't isipan. At habang maaga pa, habang bata pa sila, makita nila ang kadakilaan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo at sila'y manampalataya. Do not be a partaker or pray na hindi ka magkaroon ng anak na blasphemer. Another example of circumstantial sorrows of motherhood, a mother was a rebellious son or daughter. A mother was a rebellious son or daughter. Ito po, tingnan po ninyo, 1 Kings 11. Ito ang sabi, and Jeroboam, the son of Nebat, an Ephratite of Sereda, Solomon's servant, whose mother's name was Zeruah. So, ang anak ni Zeruah ay si Jeroboam. A widow woman, even he lifted up his hand against the king. That was the time na na-divide po ang kaharian ng nasyon ng Israel sa dalawa, the Southern Kingdom and the Northern Kingdom. Ang namuno doon sa Northern Kingdom ay si Jeroboam, the son of Nebat. Patay na si Nebat, ang kanyang asawa na si Zeruah. Yun, nakasaksi ito na ang kanyang anak na si Jeroboam ay nagrebelde sa hari, in particular kay David the king.
And of course, if you study sa life ni Jeroboam, that is a life that is miserable sa pagrebelde. Sa ating kapanahunan ngayon, makinig po kayo ng maigi, may mga magulang na ang kanilang mga anak na inaasahan po nila na talagang magiging mga matino at magiging mga matalino, lalo pat nag-aral sa UP, okay, na sinusulduhan o rather sinusuportaran ng government natin, ang expectation ng mga magulang na balang araw ang aking mga anak na ito, ang mga anak ko na ito na nag-aral ito sa sikat na paaralan ay magiging mga leaders of our nation, mga matapat na leader ng nasyon, at magiging, you know, gabay sa iba. At siyempre, malaki ang sweldo, lalo na kung they become policy makers. And yet, to the dismay ng maraming mga magulang ngayon na ang mga anak nila na nag-aral dyan sa UP, umakyat ng bundok, nagkomander ng NPA. If you are a mother, if you are a father, ano ang sakit na mararamdaman mo diyan? Hello? Do not take that for granted. It was recorded in the Word of God as a warning to us, but of course, at the same time, as a reminder for us sa tinatawag responsibility na iniatang ng Panginoon sa atin. Tanungin ninyo, yung mga nag-organize ngayon na mga mothers na ayaw na nila ang mga anak nila ma-recruit nitong mga NPA. Kahapon lang may ibinalita, o kanina ata napakinggan ko kahapon, na mayroong 24 years old na UP student nang magkaroon ng inkwentro doon sa parte ng Isabela. Patay yung pinuno nila ang NPA. Patay din yung 24-year-old na babae na na-recruit daw ng isang congresswoman sa anong tawag doon? Sa party list. Yun. Patay. If you are a mother, kung ikaw ay ina at ikaw ang ina ng batang yun, masakit. Di ba? Ang expectation mo na dahil matalino ang anak ko at pinagpaaral ko dito sa isang prestigious na paaralan at pinagpaaral ko dito para balang araw maging leaders, ang guide to others who are quite ignorant, and yet they become rebels. Mga kapatid, masakit po yun. And I'm telling you, this were recorded para ipaalala sa atin ng Panginoon na kung ikaw ay nanganak ng isang bata, ang ipinanganak mo ay dati ng makasalanan. Right? Nasa loob pa lang ng tiyan ng kanyang ina, sabi ng Panginoon, rebelde na. Okay? That's why doon sa siyam na buwan na nandyan ang anak mo sa loob ng iyong sinapupunan, kahit na ang pintig ng puso ng anak mo, nararamdaman mo yon. Na-develop yung intimacy ng mother sa kanyang anak. Na ang nilalayo ng Panginoon, balang araw, ang anak na ito na inilabas, na may dati ng puso na rebelde, ay ma-restrain. Una sa lahat, ma-restrain. Na makita niya ang tuwid na daan at siya ay sumunod dito. And there is that, restraining command ng Panginoon, yung pagpapalo. Sabi ng Bible, okay? Sabi doon sa Proverbs chapter 23, I quote, sabi doon, withhold not correction from the child, for if you beat him with the rod, he shall not die. You shall beat him with the rod, and you will deliver his soul from hell. At ito ay kinukontra ngayon ng sanlibutan dahil itong tinatawag na
yung batas na child abuse, okay? At women's abuse, na hindi na pwedeng magpalo ang mga magulang. But you know, I tell you, mas marunong ang Diyos kaysa mga legislators na yan. We rather follow God and His word than their words. Okay? So, ito po pinapaalalahanan tayo. Ayaw natin balang araw ng isa sa mga anak natin kung hindi man mamatay sa engkwentro dahil umakyat ng bundok. Ayaw natin balang araw na ang ating o isa sa mga anak natin ay rebelde at nagkikipaglaban sa pamahalaan. Masakit po yan, mga kapatid ko. And there is another one. I'll just give you three examples. Some examples, a mother who was a wicked and idolatrous son or daughter. 2 Kings chapter 21 verse 1. Manasseh was 12 years old when he began to reign, and reigned 55 years in Jerusalem. And his mother's name was Hephzibah. Andiyan na naman yung talata na yan. And his mother's name. Gusto nyo tingnan? Hanapin nyo sa Bible niyan. 30 times na binanggit yan. And his mother's name was. Bakit? Ito po ay pinapaalam na malaking role, malaking influence ng mother sa kanyang anak. Kaya nga hindi siya katulad sa hayop. After 1 year and what 1 month and a half, inaatas na. No. Matagal, 2 years, saka nandiyon sa mother, nagdidiri pa. Yung nagbe-breastfeed, di ba? 2 years, minsan nga, 6 years na, pag wala pang sunod, yun, nagdidiri pa sa mother. Di ba? At lalo na 18 years pa dyan sa bahay mo. Okay. And then verse 2, and he did that which was evil in the sight of the Lord after the abominations of the heathen, whom the Lord cast out before the children of Israel. Napakasama ng ginawa ni Manasseh. Tinularan niya ang ginagawa ng mga pagano na nagsasamba sa mga diyos-diyosan, at nagpatayo pa siya ng mga sanktuaryo, parang mga saludaran sa Santa Cruzan, kung alam niyo yan. Ito, for he built up again the high places which Hezekiah his father had destroyed, and he reared up altars for Baal and made a grove, as did Ahab, king of Israel, and worship all the host of heaven and serve them. Sa lahat ng mga hari, mas masama pa raw ito kay Ahab, si Manasseh. Dinala niya ang buong bansa sa pagsasamba sa mga diyos-diyosan. Now, ito i-apply na lang agad natin sa atin buhay. Mga magulang, mga ina, ano ang magiging pakiramdam mo? Ano ang magiging puso mo kung isa sa mga anak mo balang araw, hello, naglilibot din, nagpo-procession diyan? May dalang rosaryuhan at ganyan. Justis salvi marillo na eris de gracel, senyores contigo, bendita tu eres entre todas. Ano ang maging pakiramdam mo? Okay lang? Okay lang? At luhod-luhod siya doon kay San Pedro, kay San Pablo, kung sino pa. Kung buhay si Apostol Pedro, pagagalitan siya Nang nandito pa si Apostol Pedro sa lupa, si Cornelio lumuhod sa kanyang harapan. Anong sagot ni? Anong sabi ni Pedro? Tumayo ka, Cornelio. Tao rin ako. Ang Diyos lang ang dapat luhuran. Mga magulang, sabihin ko sa inyo, lalo na kayong mga ina, gusto niyo ba na may isa sa mga anak mo ang maging idolater? Saan ba pupunta ang mga idolatrous person? Saan ba pupunta ang mga nagsasamba sa mga diyos-diyosan? Saan ba pupunta ang mga blasphemer? Saan ba pupunta yung ayaw maniwala na si Kristo ay Diyos? Saan ba yung pupunta?
Gusto niyo balang araw ang anak ninyo mag-Mormons? Ha? Eh, siyempre pastor, nakakurbata, parehas mo, nakakurbata. Hindi po ako Mormons. Pero ano ibig kong sabihin? Let's just be practical. And let's just be frank with each other. Okay? Hindi ako tinawag ng Panginoon na mag-ganyan sa tao. I am called to preach the word. So ang ibig kong sabihin, hindi po yan maganda. So what you need to do as mothers and kasamang fathers, pray hard for your children. Pray that at an early age, makilala niya ang tunay at buhay na Diyos. So why did God put this on record? Bakit inilagay ito ng Panginoon? Number one is to remind us of how serious sin is in its consequence or consequences. I believe inilagay ito ng Panginoon ang mga nakita natin ng mga examples at binabanggit doon ng mother kasi yun nga po, malaki ang papel na ginagampanan lalo na ng isang ina sa kanyang anak. It is good na ang anak mo ay maging close sa kanyang ama, sa kanyang daddy. It is good. Okay? Pero kung malayo sa'yo, there's something wrong. There's something wrong. Baka secretly, ginaganon, ganon. Diba? What I'm saying is, hindi naman pwede na ipamper mo yon, pero remember 9 months sa tiyan na kahit na ang tibok ng kanyang puso ay nararamdaman mo yon. At mamaya ay papakita ko sa inyo. Okay? To make us agonize in prayer for our children. That's the number two na pinupoint out natin. Bakit na-record yan? Ang ganyan na mga pains and anguish of motherhood para ngayon pa man, kung ayaw nyo magkaroon ng anak na idolatros, blasphemer, murderer, rapist, o kung mga children in conflict with the law. Okay? Kung ayaw nyo, train up a child and the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Bata pa, turuan na natin. Okay? Now, tuloy po ako. Dalawa lang na puntos. Joy of motherhood. So the pain, and this is the joy. The joy of motherhood, I call it natural and intuitional. Huwag kayong matakot sa word na yan. I-explain ko po yun. Okay? Special grace yan, mula sa Diyos, na nagkukonek sa mother sa kanyang pinapasusong anak. That's a special grace. Okay? I have a verse for that. So, tinanong ko ang misis ko tungkol dito. Sabi ko sa misis ko, ano ang naramdaman mo noong ipanganak mo ang mga anak natin nang lumabas sila? Ano naramdaman mo? Sabi niya, ano pa? Grabing kagalakan. Sinadya ba niya yon? Mechanical ba yon? Nabasa ba niya sa aklat na kailangan niyang gawin na mag-rejoice siya? O automatic? Automatic. Saan yung galing? Na in spite of the pain, grabe na napaghihirap. Yung nagtugtog dito kangina, ha? Si Benjo, nang ipinanganak yon. Okay? Nang ipinanganak yon, alam nyo, matagal lumabas. Lumalabas, tapos bumabalik. Lumalabas, tapos bumabalik. Kasi maiksi lang pala ang umbilical cord. So hindi makalabas. Nagsasinyas na ako kay Ate Bida. Ano? Sabi niya, meaning, kaya pa. Huwag sa ospital. Kaya pa. Pero nahirapan ang misis ko. Nakikita ko, talagang grabe na paghihirap. Mag-pray naman kami. Pray kami. Umiiyak na kami. Pag-pray. Nahirapan po talaga siya ng gusto. Akala ko mamamatay siya. But you know, mga kapatid,
nang mailabas ang anak namin. Magaling kasi yun si Ate Bida eh, nang nilabas yun. Paglabas, awan ko anong ginawa niya, pinutol agad yung pusod, tapos kinuha yung bata. At yun, nakalabas. Then, inasikaso ang bata pagkatapos yung misis ko. May nagliwanag yung mukha ng misis ko. Hindi mo yun ma-explain. The joy! At yun ang sinasabi kanina sa verse na yun. Di ba? He forgets, nalilimutan niya ang nakaraang paghihirap. And I tell you mga kapatid, iyan nga po ang nangyayari at mangyayari. So, I want to explain that word intuitional. Alam niyo yung word na intuition? That's more than the conscience. That is intuition. Part yan ng espiritu natin. Okay? Ang intuition ay hindi mo na iniisip ang isang bagay, pero nararamdaman mo na tama yon at kailangan mong gawin. That's the word intuition. Ang isa niyan ay yung sinasabi dito sa Isaiah 49:15. Now, tingnan niyo yung verse. Can a woman forget her sucking child that she should not have compassion on the son of her womb? Yeah, they may forget, yet will I not forget you. Now, of course, ang ibig sabihin dyan ng Panginoon, maaring ang isang babae, malimutan pa yon. Okay? Malimutan yon. Pero, hindi malilimutan ng Diyos ang mga anak niya. Tayo yon. Okay? But itong katanungan, can a woman forget her sucking child? Tinatanong ito na parang rhetorical. It's a question na ang sagot mismo, hindi. Meaning, nandiyan na mismo ang sagot. Or seldom. Okay? Can a woman forget her sucking child? Alam niyo kung bakit? Hello, alam niyo yan, kayong mga ina. Pag ikaw ay nagpapasuso sa iyong anak, may nararamdaman kapag gutom ng anak mo. Tama. Kahit na hindi mo siya nakikita, nandoon siya sa bahay ninyo, nandoon ka naglalaba, may nararamdaman ka. Ano yung nararamdaman mo? Sa Bicol natin, nagmumutong ang dodo ng ina. May nararamdaman siya. Parang sumasakit. At sabi na, ay, gutom na ang anak ko. Uuwi ako. At yun, padididihin niya ang kanyang anak. That is the word intuition. And I'm telling you, mga kapatid at mga kaibigan, second to the love of God is the love of a mother. Second to the love of God is the love of a mother. Tingnan nyo, obserbahan ninyo, mga ina na kahit na medyo na masyadong nakakahiya na ang ginawa ng kanyang anak. Masyadong nakakahiya na. Pero sabihin ko sa iyo, dadapaan pa rin yan ng kanyang ina. Right? Dadapaan pa rin yan. Second to the love of God is the love of a mother. Dahil naka-attach yan, nakalagay dyan, ilagay ang special grace ng Panginoon dyan sa puso ng isang ina na attach siya sa kanyang anak. At hindi mo yon pwedeng isever. Hindi mo yung pwedeng putulin. Now, according to research, ang mga mothers, mas sensitibo sila sa pakikinig, sensitibo kaysa mga fathers. Oo. Ang misis ko tunog lang ng gate, may tao. Ako hindi ko nakapakinggan yon. Okay? Pag umiyak ang bata, nung maliliit pang mga anak ko, pag umiyak, hindi ko yung napakinggan. Ang misis ko, wait, umiyak si. Ganun yun. And that is a special grace that I am telling you. Mothers, rejoice! You have this special grace. And what is that? It will be rewarded on by the Lord. Because there is that spiritual and eternal joy of motherhood. The spiritual and eternal joy, the joy of bringing a child to Christ and rearing him to be righteous before God. That's a joy. Alam niyo,
kayong mga ina na pinagtiyagaan niyo mga anak ninyo, dinadala nyo dito sa Sunday School, makarinig ng salita ng Diyos, makakilala sa Panginoong Hesukristo, ha? Hindi yan magbaptist o kung ano, pero dinadala ninyo dito, tinatiyagaan ninyo, pinagsisikapan nyo, pinagpiprehan ninyo, pag naging mananampalataya yung anak ninyo, hindi lang na mayroong kayong reward sa sanlibutan ito, that peace, kundi sa langit, mayroong kayong eternal na reward. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit na sa bahay ninyo, gawin ninyo itong pagdi-disciple sa bahay ninyo. Ang mga anak ninyo, ang gawin ninyong mga disciple. Okay? Wherever, as you are going, make disciples. The joy of bringing a child to Christ and rearing him to be righteous. Kung siya ay nakakilala na sa Panginoon, tiyagaan ninyo na ma-disciple siya. Bigyan mo ng pagkakataon na makarinig siya palagi ng salita ng Diyos. Okay? Total, nandiyan naman talaga eh. Makakarinig naman talaga sila. Ang ibig sabihin, malaking opportunity ngayon. Oh, kayo na mga na-late, hindi nyo napakinggan ang iba dito, pero pwede pa rin yung pakinggan. Pero next week na, sa YouTube na ito, sa next week. Okay? Pakinggan ninyo. So meaning the opportunity to know more about the Word of God para maituro natin sa ating mga anak, nandyan po yan. Do not be passive about learning. Do not be passive. Okay? May mga magulang, may mga kabataan na, of course, mga bata pang mga magulang. Alam nga nila, lahat ng mga players ng NBA, alam nila yan. Pati yung mga numero o mga jersey nila, alam. Okay? Pero, tanungin mo kung ano ang verse. Ano ba yung verse na nagsasabi, chasing thy son while there is hope? Aywan ko, hindi ko alam kasi bihira magbasa ng Bible. Bakit ganyan? Precious ba ang ating mga anak? Precious ba sa harapan ng Diyos at sa harapan natin? Mahalaga ba sila? Mahalaga ba kaysa pera? Yes, tiyagaan po natin. Okay? Yes, there are pains. Both natural and circumstantial pain. Or consequential pains, but there is also joy of motherhood, the spiritual and eternal. And I am addressing now, kahit na lalaki, kahit na may asawa na walang anak, you can be a mother of many children. Basahin ko lang muna itong mga verses na ito na spiritual. Proverbs 23:24, the father of the righteous shall greatly rejoice, and he who begets a wise child shall have joy of him. Love your mothers. Love your mothers. One of my regrets, I tell you, I learned to love my mother when I was already at 23 years old. Sa loob ng 23 years, pinaiyak ko ang mama ko. First time na nakatanggap ang mama ko ng Christmas card. Alam niyo yan? Binigyan ko siya ng Christmas card. May laman na 20 pesos bago pa akong mananampalataya. At nilagyan ko doon, Mama, I love you. Alam niyo ang mama ko, umiyak. Amin niyo, first time ko ito nakatanggap ng Christmas card. I cannot forget that. But I still have regrets. I have not done my best to my mother. Nag-edad siya 89 years old. Of course, pupuntahan ko siya doon sa bahay dahil medyo bedridden na siya. Kinakantahan ko siya, Jesus na kaugmahan ko, ikaansa kong buhay, sa dalanin kapawutan, ako si mong ibahan, ibahan mo Jesus. Ibahan mo ako sa dalanin kapawutan, ako si mong ibahan. Paborito yan ng mama ko na awit na yon.
At patapos kami mag-awit, sumusunod siya, then magpipray kami. Sabihin ko sa inyo, love your mother. Huwag kayong magpakunwari. Ha? Na pag nandoon na sa kabaong yung mama mo, saka ka maglalagay doon, Mama, I love you so much. At iiyak-iyak ka doon. Pero ngayon, hindi mo siya tinatrato ng mabuti. Don't do that! That is hypocrisy. Today, start expressing your love to your mother while there is time. Okay? Ito po ang comfort sa mga hindi mothers and yet they can be mothers before God. Isaiah 54 verse 1, tapos po tayo dito. Sing, O barren, you who have not borne, break forth into singing and cry aloud, you who have not labored with child, for more are the children of the desolate than the children of the married woman, says the Lord. Can this be possible? Yes. Single ka. Wala kang asawa. O mayroon kang asawa, hindi kayo magkaanak. Okay, part yan ng programa pa rin ng Panginoon. Pero pwede ka magkaroon ng spiritual children. Right? Volunteer ka magturo sa mga bata. Turuan mo sila, mahalin mo sila. Ipakita mo sa kanila ang pag-ibig ng Panginoon. Pag may mga naligtas diyan, they become your spiritual children. Pag pasok mo sa langit, sila yon ang magwe-welcome sa'yo. At ha, siguro ko hihilahin nila ang yung kamay mo. Halika ma'am, halika, papakilala kita kay Jesus, ikaw yung nagdala sa akin. Spiritual and eternal blessings of motherhood. Right? Sana po, pagpalain tayo ng Panginoon, everything, including motherhood, is connected to God who caused or who gave us mothers. Pwede naman na wala ng mothers. Lahat lang gawin ng Panginoon may na puro lalaki o puro babae o kung ano. But you know, there is that mother. There first to know, second to the love of God is the love of a mother. The Lord bless us. Father, thank you for your word. May you bless your people. In Jesus' name, amen.